Pagpalang gabi po sa inyong lahat, sa ating lahat, sa buong Pilipinas, mga Pilipinas sa buong mundo, at mga ka-MP. Pagpalain po kayo, again, advance Merry Christmas and a Blessed New Year to everybody. At lagi po kayo mag-iingat, alam po natin patapos na ang pandemic sa biyaya ng Diyos at sa awa ng Diyos. Patuloy po tayong magdarasal, nananalangin, at humingin habag sa Diyos na kahabagan ang ating mga kababayan sa Visayas at Mindanao, sa Bohol, sa Leyte, no, Cebu, Siargao, Surigao, no, Limasawa, anong island, no. Marami pong mga bahay, buhay at talaga nasalanta at nasawi dahil sa Bagyong Odette. At nagpapasalamat po tayo ng ating pambansang kamao, Senator Manny Pacquiao ay nandoon, no, sa area sa Mindanao na mangyari ang bagyo. At dali-dali po siyang umaksyon at nag-encourage sa kanyang mga kapwa presidential aspirant or mga kandidato sa Mayo 2022 na isentabi ang politika at magtulong-tulong upang ayudahan tabang ang Visayas at Mindanao. Isang magandang gawin ng isang tao na tunay nga naman na mula sa hirap, baka mahirap, at may puso sa Pilipino, makabayan, no, na nais niya pong paglingkuran ng Pilipino, at kitang-kita po natin wala po siyang vested interest talaga lang. No, yung punto niya malasa. At kung matatandaan nyo, sa daming pangulo na nagdaan sa Pilipinas, lagi pong siyempre nais pagtunan ng pansin ng mga mahihirap. Ni even si Erap Estrada, no, era para sa mahirap, Estrada para sa masa. Bagaman hindi siya talaga galing sa hirap, no? Hindi talaga siya nang galing sa hirap. Nagkataon ng kanyang mga roles sa pelikula noon ay tagapagtanggol ng mga mahirap, no, taga makamasa, kaya nadala niya to sa kanyang pagtakbo bilang mayor ng San Juan. Tagal siya mayor ng San Juan at naging senador, naging vice president at naging pangulo. Hindi niya lang natapos dahil something problem happens. Si Manny Pacquiao, maganda po sa kanya, ay mula taga sa hirap. Naranasang magutuman, naranasang sumadsad talaga, walang-wala sa buhay. Kung mapansin po natin, sa lipunan, itong realidad, ang mayaman, payaman ng payaman, ang mahirap, pahirap ng pahirap. Although, kailangan pa naman ng mahirap magsikap sa buhay para siya ay umasenso at kumita. Pero may mga pagkakataon talaga ng mga mahirap na tao, kahit anong gawin, talaga po sila ay mahirap. Kailangan po natin ang leader ng ating bansa na magpapanalo sa mga mahirap. Sa daming dekada na nang mahirap ay natiling mahirap at nasasantabi. Pero sa politiko, may pangako. Pero pag nakaupo na, talagang pangako ay napapako. Ibahin po natin si Senator Manny Pacquiao. Siya po talaga ay mayroong vision ng libreng pabahay, trabaho at mga bagay programa para sa mga mahirap. Libreng po ospital sa mga senior citizen, paaral sa mga kabataan, hanggang kuleyo, which is makatutulong lalo sa mga dukha, mga pobre, talagang mahihirap natin mga kababayan sa buong Pilipinas. Mga kaibigan, mga kapatid, dalangin ko na patuloy kang mag-isip kung sino yung iboboto sa Mayo. Napakaganda ng ulit matalino. Kung maalala mo yung talinong yan, ang talinong yan ay nagamit ng isang leader ng ating bansa noon sa pagtatago ng yaman, pagkakamal ng yaman ng bayan, at ng mga krimen na hindi matatagpuan kung sino ang may sala o mastermind sa sobrang talino ng mastermind. Noho, pati si Ninoy Aquino na abo na lamang at lahat, hindi pa talaga natagpuan kung sino talaga ang tunay na pumaslang o mastermind. Yan po yung matatalino. Maganda po yung matalino eh. Kasi yung sobrang talino nagagamit sa pang-abuso. Kailangan po ng may disposisyon, prinsipyong matuwid, takot sa Diyos, malinis na hangarin sa bayan, at hindi na magpapayaman na magkakamal na maraming salapi. Kasi questionable dati, no, yung pangulong yun na tumagal na maghari sa Pilipinas, ay napansin na ang sweldo niya lang ay ganito, bakit ang kanyang yaman ay sobrang laki. Bistado na po talaga ang pag-aabuso sa ating bansa. So, maging matalino po kayo, kababayan. At mga ka-MP, patuloy po tayong magdasal at manampalataya na sa kabila ng ito,
magkakaroon ng pag-asa at pagbabago ng ating bansa. God bless everybody. Ito po si Pastor Bert. Merry Christmas and a blessed New Year to you. Lagi po kayong mag-iingat. At Visayas sa Mindanao, bangon. Kayang-kaya niyo po yan sa biyaya ng Diyos. Thank you. God bless. Bye-bye.